unfortunately, itong mga kababayan natin, no, mas gugustuhin nilang ibigay o kaya ipalakad. Mayroon pa rin mga gun owners na lumalapit sa mga fixer para magpatulong sa pagpaparenew ng lisensya ng kanilang mga baril. Ayon kay Philippine National Police Firearms and Explosives Office Chief, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, sa katunayan, mayroon na silang mga nahuli na mga fixer. Well, yung mga fixer po, binigyan po natin ng pagkakataon para tumigil sila at actually meron na tayong usapan with SSS na yung walang mga ID na na-issue ng FEO, wag na nilang papasukin dito sa OSS and dyan po sa gate natin, no? And of course, no, pag meron po tayong mahuhuling mga fixer, isa kakasuhan po natin kagaya nung ginawa natin doon sa previous na mga nahuli natin. Ayon sa PNP FEO, makikita at mahahalata nila kung may kaduda-duda sa mga dokumento ng gun owners dahil sa paiba-ibang pirma. Maaari din nila ito maging dahilan para i-revoke ang kanilang lisensya at license to own and possess firearms. Base sa tala ng PNP FEO, simula 2019 hanggang 2023, umabot na sa 157 ang LTAP at 706 na firearms registration ang ni-revoke nila. Yun nga, yung pinakahuli na na-cancel natin is yung kay former Mayor Donato and nakipag-cooperate naman si Mayor, no? He voluntarily surrendered yung mga firearms niya doon sa Landingen Police Station and yung mga firearms niya is nasa kustudya na ng FEO. Karaniwang dahilan ng paglapit sa fixer ng mga gun owner ay ang kawalan ng oras na mag-renew dahil may pasok sa trabaho. Kaya naman, simula bukas, tatanggap na ng aplikasyon para sa renewal ang Civil Security Group at Firearms and Explosives Office tuwing weekends. Kaya wala nang dahilan ang mga gun owners para lumapit pa sa mga fixer. Well, ang ating pong one-stop shop ay magsisimulang magbukas ngayong Sabado, no? And ang oras po is from 8 to 5 ng hapon. Paumanhin ko po, yung magte-take ng neuro is hanggang 2 p.m. kasi may cut-off po yung health service natin kasi po ang neuro will take nyo 2 to 4 hours para tapusin yung neuro natin. So ang cut-off po nila is 2 p.m. However, all other transaction po is hanggang 5 ng hapon. Ang mga gun owner, ikinatuwa ang plano ng FEO. Kung matutuloy yung panukala nila na weekend, magbubukas itong one-stop and shops para sa renewal ng LTAP, PTC, malaking bagay po sa amin. Much better kung magkaroon na talaga Sabado-Linggo. Para yung mga day off ng Sabado-Linggo, pwede nilang lakarin. Kahapon, sinabi ng Civil Security Group na nasa 25% o 539,000 ang 2.1 million firearms registration ang expired na at kailangang i-renew. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.